po sa ating mga kababayang nasalanta ng super bagyo. Yung libing sakay sa mga C-130 eroplano ng Philippine Air Force, narito po ang aking report. Kumpara sa populasyon ng Samar Leyte area, po konti lang po sila. Pero kahit ganyan, sila ay ilan sa mga mapapalad na makakasakay ng C-130 na ito at magdadala sa kanila sa Maynila. Marami sa kanila hindi nababalik dito. Bata, matanda, sanggol, sugatan, naka-stretcher, lahat sila pumila para mabigyan ng pagkakataong makasakay ng libre sa C-130 ng Philippine Air Force paluwas ng Maynila. Si Reza Valdez, taga-Sangkahan, Leyte, kahit kabuana na ay nakikipagsapalarang makasakay. Tinitiis pa niya ang sakit ng sinapupunan, may tawid lang ang magiging panganay na anak mula sa Tacloban pa Maynila. Mahirap na ang buhay kasi kulang sa una sa pagkain, tapos walang trabaho, mga tirahan, wala. Ba't kayo alis na? Kasi natatakot po kami sa ano, sa guloy, parang taas gutom yung mga ano po namin. Kasi wala nang bulahan na buhay dito. Sira na po yung Tacloban talaga, wala na makakain yung Tacloban. May relief goods doon ba sa inyo? Wala pa. Walang pagkain po doon sa amin. May nakarating bang relief goods sa inyo? Wala pa. Marami pa doon tao, hindi pa nag-aalisan. Bagong dating na C-130 ng Philippine Air Force sa Tacloban Airport, ilan sa mga kargamento nila? Cadaver bags. Mga cadaver bags. Sa kada dating naman ng C-130 sa palipanan sa Tacloban, may bagong supply din na sakay. Gaya na lang na mahigit 1,000 cadaver bag na ipinadala ng Philippine Army. Ito ang tugon sa mga 10 hanggang ngayon ay nakukuha kung saan-saan sa Tacloban. Sa aming pag-iikot lang kanina, 10 ang natakpuan ng mga otoridad. Inilagay sila sa mga cadaver bag at saka dadalhin sa himpilan ng NBI.